Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon gagawa na ulit tayo, makagawa na sa wakas tayo ulit ng panibagong video. It's been a long time na hindi ako nakapag-upload dahil sa busy sa trabaho. I think, 2 weeks. 2 weeks na ako hindi nakapag-upload. So ngayon, may time tayo. So susulitin na natin ngayon at gagawa tayo ng panibagong upload. At bago tayo mag-proceed sa ating topic, at ako nga pala si Mandrozam Vlog at welcome sa aking channel. So, mag-proceed na tayo sa ating topic para hindi nahahaba yung ating maritisan. So, ang topic natin ngayon at about dito sa mga maritis, no? So, alam naman natin lahat na napanood nyo na to at magbibigay lang ako ng sarili kong opinion dito sa upload ni Bunso Migs Molino. So, panoorin natin ulit ito. Sorry yung boses ko, hindi pa rin masyadong ma-okay. Oh, diba? Hoy, yung mga marites dyan, yung nangingialam ng buhay ng may buhay, diba? At alam naman natin, si Bunso Migs Molino, hindi yan sumasagot. Kahit anong binabato sa kanya, nanahimik lang siya. Wala siyang sinabi kahit ano. Alam niyo kung bakit hindi siya nagsasalita? Kasi hindi niyo siya ka-level. Simple lang, ganun lang 'yun. Bakit siya sasagot sa inyo? Bakit siya papatulan yung mga isyung binabato niyo sa kanya? Kasi magkaiba kayo ng level. Kaya hindi siya pumapatol sa mga hindi niya ka-level. O, gets nyo na. Ha, mga marites dyan na kung ano nung mga pinagsasabi. Hindi niya naman alam. Diba? Gumagawa lang naman kayo ng sarili niyong issue. So, let's go. Pero, syempre, ang gagawin naman ho natin, yung mga marites na yon, gagawin naman ho natin, ma-spread sila. Hindi natin, hindi adlang ang sitwasyon mo, patayuan mo, o status sa buhay, para pag-chismisan tayo ng sinusin. Lalo na hindi. O, diba? Hindi hadlang yung mga may kapansanan or anong sitwasyon sa buhay para pag-chismisan ng ibang tao. Kasi, hindi kayo chinichismis ni Bunso Migs Molino, kaya huwag nyo na rin siyang ichismis, di ba? Kung ano-ano yung sinasabi nyo about sa kanya, until now, for 1 year na ang nakalipas, di ba wala pa rin kayo napatunayan? Ano ba napatunayan nyo? Puro lang kuda ng kuda. Wala namang kuno, may ebidensya. Nakatakip naman. Dapat kung may ebidensya kayo, yun talagang nakaano talaga siya. Nakikita talaga. Huwag na pa-suspend. Kasi wala naman talaga. Isang taon na nakalipas, wala pa rin kayong nilabas. Diba? So huwag nyo nang bantayin yung buhay ni Migs Molino. Ay, nako. Ano, ikaw na, bilang ikaw sa ganyan naging katayuan, ano masasabi mo? Ano yung naging experience mo? Ano yung mga naging kalagayan mo sa ibang tao? O bilang ikaw, tapos nakaranas ka ba ng ano? Ang pangungutya, yung mga yung bata. Yung ako napaso. Tinatukso ako. Minako ako, bali wala lang. Naka-experience ko ng bata ka? Ano, nag-aaral ka? Anong... Ganun din, no? Tinatukso ka din. Tinatukso ka? Anong pakiramdam? Yung pinabali wala ko na lang. Talang mawala ko sa akin. Dumating ba sa point na gumagandi ka? Hindi. Hindi, bakit? Ay, yan!
Oh, di ba? Parang ano na to ah, nagpaparamdam na. Dito na lang bumabawi si Migs Molino para doon sa mga taong matatamaan nito. Di ba? Si masama daw yung gumanti kaya hindi siya gumagante. Yun yun. Kaya kahit anong mga binabato sa kanya, hindi talaga siya gumante. Diba? Yung iba dyan, hindi naman sila inaano ni Migs Molino. Pero bakit? The way na may nagko-content sa kanila, ang riribata naman nila si Migs Molino. Dapat, kung sino yung nag-content sa inyo, yun yung taong riribata nyo. Hindi yung si Migs Molino ang riribata nyo. Diba? Try nyo ribatan si Cypro. Tingnan natin kung matapang kayo. Si Cypro dapat ribatan nyo. Pag kinontent kayo ni Cypro, yun din yung ribatan nyo. Huwag si Migs Molino. De, try nyo iribat si Cypro. May balls kayo kapag riribatan nyo si Cypro. Pisay. Let's continue. Bakit may mga taong ganun, gumagante? Ewan mo. Hindi ko po alam sa kanila yun. May galit mo siguro yun. Galit sa sarili nila na. At mga tao, lumumutya sa iyo. Hindi ko lang pinapansin mo kayo. Pag nakakita ng katulad kayo, huwag kutsay. Ganun. Tingnan na lang, huwag na ako ang mga sinasabi. Ganun lang po. Ano yung advice mo sa mapapusgang nila lang sa mundo? Hindi, huwag na lang sila mga usap. Tumingin na lang sila. Tingnan na lang. Ano nang sabi ko sa nila? Oh, yung mga nilalang dyan, mga nilalang na mapanghusga. Tigil-tigilan nyo na manghusga ng kapwa nyo. Dahil wala kayo dun sa posisyon nila. Wala kayong alam kung ang alam nyo lang ang chismis. Yung katotohanan hindi nyo alam. Kasi hindi nyo malabas-labas yung katotohanan. Diba? Isang taon na yung hinahanap yung katotohanan hanggang ngayon wala pa rin. Ang hustisya na hinahanap nyo hanggang ngayon wala pa rin. Diba? Kaya tumigil na kayo sa mga ano nyo, sa pangungutya nyo. Kasi nanahimik lang yung si Migs Molino. Kaya, yung mga ano dyan, tigil-tigil nyo na. Wala mangyayari sa buhay nyo yan kung ibang tao ang babantayan nyo. Ako naman masasabi ko naman sa ganyang katayuan. Sa mga tao na, kasi unang-una, wala yung mga tao sa kalagayan ng tao. Hindi sila nakaka-experience ng na-experience ninyo. So, makontento na lang sila kung ano meron man sila. Kung nila... Tama, makontento na lang kung anong meron. Hindi na yung kailangan mong magpasikat ka. Hindi ka naman sikat. Diba? Sisikat ka dahil mga fake news yung ginagawa mo. Kaya marami mga fans na galit sa'yo. Dahil puro fake news yung ginagawa mo. Buti pang ito si Migs Molino, wala namang ginagawa, pero pinagchichismisan ng kabila. Diba? Pinagchichismisan kung ano-ano binabato na chismis sa kanya. Pero wala kayong narinig na sumagot si Migs Molino. Kasi pag sumagot siya, para na rin siyang ano, unprofessional. Diba? Pag sumagot ka sa mga dun, sa mga yun, dahil hindi nyo naman kasi ka-level si Migs Molino, kaya hindi siya sumasagot sa inyo. Ganun yun kasimple. Tingnan yung kapansanan ng tao dahil hindi nakakatulong. Bukod sa ano na, bukod sa pagiging katulong mo, may mga naisip ka pa na ginawa
talagang naging... Kailan ka So sa mga tao dyan na mahilig manghusga at manghilig mangialam sa buhay ng may buhay, itigil nyo na yan. No? Kasi walang magandang idulot sa inyo yan eh. Kasi hindi naman kayo pinakialaman ng isang tao tapos yun yung huhusgahan nyo. Diba? Ang pangit naman nun. Kaya yung mga Marites dyan, tigil-tigilan nyo na si Mix Molino kasi hindi kayo binabatikos si Mix Molino. Kayo mismo ang bumabatikos kay Mix Molino. So magpapasko na. Huwag na kayo magbakbakan. Wala naman kayo mapapala niyan eh. Sila, puro fake news yung nilalabas nila kasi yun lang yung doon sila magkapera. Although lahat naman kami mga nagvlog, magkaroon ng revenue. Pero sila, puro mga fake news yung inaano nila, nilalabas nila. Kasi hanggang ngayon, isang taon na mahigit, wala pa rin sila pinatunayan. Diba? Ano bang nangyayari ngayon? Walang nangyayari, puro lang sila away. Away dito, away doon. Kasi yung Mix Molino defender, hindi naman yun magre-rebat kung hindi sila ang nauna. 'Di ba? O yung mga nangungutya at yung kino-content si Mix Molino na kung ano-ano, yung hinuhusgahan, i-rebat nyo si Cypro. Kung may balls kayo, lalo ka na ends, kung may balls ka, i-rebat mo si Cypro. Yung mismo si Cypro, yung nire-rebat sa'yo. I dare you. Kung maano mo yan, may balls ka talaga. Kung kaya mong i-rebat si Cypro, wag si Mix Molino. Diba? Puro ka na lang kasi fake news eh. So, ang words of the day is Maritisan. Huwag kang manghusga sa kapwa mo kung hindi ka hinuhusgahan. At huwag kang gumante kapag kinukutsa ka. Manahimik ka na lang. Balang araw. Pagdurusahan nila yon. Okay? Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Bye!